Tama o mali? Silang nagsasabi na kilala at mahal nila si Kristo, ngunit hindi sinusunod ang kautusan, ay pawang sinungaling at wala ang katotohanan sa kanila. Tama o mali? Silang nagsasabi na kilala at mahal nila si Kristo, ngunit hindi sinusunod ang kautusan, ay pawang sinungaling at wala ang katotohanan sa kanila. Panglimang tanong, tama o mali? Ayon sa Biblia, ang natitisod sa isang kautusan ay nagiging makasalanan sa lahat. Ayon sa Biblia, ang natitisod sa isang kautusan ay nagiging makasalanan sa lahat. Tama o mali? Atin pong i-check, kaibigan, ang inyong mga papel. Honesty is still the best policy, okay? Okay, honesty is still the best policy, kaibigan. Unang tanong, ayon sa Biblia, ano ang kasalanan? Ang pagsalangsang sa kautusan. Yan, makikita natin sa 1 John chapter 3, verse 4. Very good, nasagot po. Pangalawang tanong, tama o mali? Tama kaya? Bakit hindi na maggana ang aking clicker? Yan, tama. Pangatlong tanong, tama o mali? Ayon, ang dalawang saksi sa Apokalipsis ay sumisimbolo sa kautusan at sa propeta, ayon sa bago at lumang tipan. Yan ay tama. Number 4, tama o mali? Sila nagsasabi na kilala at mahal nila si Kristo, ngunit hindi sinusunod ang kautusan, ay pawang sinungaling at wala ang katotohanan sa kanila. Tama. Number 5, tama o mali? Ayon sa Biblia, ang natitisod sa isang kautusan ay nagiging makasalanan sa lahat. Tama o mali? Yan po ay tama. Sinong perfect sa kaibigan sa ating quiz? Oh, perfect. Perfect tayo sa ating quiz, ah. Okay. So welcome po muli sa ating Mystery of History and Prophecy. Kaibigan, sa 15 nights po na inyong pag-attend, makakatanggap po kayo ng DVD. Pang ilang nights na nga ito? Ito ay nasa pang 8. 8 nights na lang. So ilan na lang? 7. May 7 nights pa, kaibigan, ang inyong i-attend upang kayo ay makakuha ng free DVD. Ito po ang ating free lesson ngayon. The Lost Day of History. Pagkatapos po ng seminar natin, kaibigan, makakatanggap po kayo ng diploma kung tuloy-tuloy po kayo nagsagot ng ating mga lessons. Ang ating children's program ay tapos na po. Sila po ay kasama po natin dito, yung ating mga children's volunteer. Ano po ba ang ating aabangan, kaibigan, sa susunod na topiko? Ngayon, ang topiko natin ay the topic that Satan hates, ang kinasusuklaman na topiko ng Diablo. Bukas po, kaibigan, ay ating titingnan, Miyerkules, $10,000 for a missing Bible text. Isang offer po, kaibigan. Actually, itong pamagat na ito ay offer po talaga ito. Totoong in-offer niya na $10,000 ang kanyang ibibigay sa paghanap sa isang talata sa Biblia na nawala. Kung makikita daw yon, bibigyan ng $10,000. Pero ngayon, dahil nasa Pilipinas tayo, $1,000 lang. Ang ating ibibigay. Yan kung inyong mahanap ang teksto yan. Ibigay pa natin yan, kaibigan. Sa Webes po, atin pong titinan ang pinakamahabang propesya sa Biblia. The Bible's longest, most amazing prophecy. Naan sa Biyernes, atin titinan ang The Mysteries of the Mummies. Saan ba galing ang mummy? Bakit may mummies? Yan ang ating titinan sa Biyernes po, kaibigan. Tayo po muna itumayo sa ating panalangin bago po tayo magsimula. Dakila po namin, Panginoon, maraming salamat na ikaw po ang siyang nagdala sa amin sa dakong ito upang magpapatuloy po sa aming pag-aaral. Alam po namin, Panginoon, na kami po ay inuusig ng kaaway, ng Diablo, upang hindi po namin maunawaan at maintindihan ang topikong ito. Panginoon, amin pong hiling na ang iyong mga anghel ang siyang magpatnubay at gagabay po sa aming gabi, sa amin ngayon, sa gabing ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating topic, kaibigan, the topic that Satan hates, ang pinaka-kinasusuklaman na topiko ng Diablo. Ano kaya ito? Ang topikong pinaka-susuklaman ng Diablo. Alam niyo, kaibigan, ang buong mundo ay dinaya ng kaaway, ng Diablo. Halos buong mundo po ay nadaya ng Diablo. Buong mundo ay parang napakarami na. Kahit nga sa panahon ni Noah, may pandaraya na binigay ang Diablo at halos buong mundo noon ay nadaya ng Diablo.
Dumating ang pangkalahatang baha, at alam ninyo, ilan bang nadaya ng Diablo nun? Alam nyo kaibigan, according sa mga scholar, na yung panahon na yun ay may 2 to 3 billion na mga tao sa panahon yun. According sa scholars, ilan lang ba ang naligtas sa panahon yun? Walo. So ito ba nakikita kaibigan na halos buong mundo sa panahon ni Noah ay nadaya. Walo lang ang naligtas nun at nakapasok sa arka, kaibigan. Walong tao ang nakapasok sa arka. Sabi nga, at alam nyo kaibigan, binanggit po sa Biblia na kung paano daw ang panahon ni Noah ay ganun din ang ating panahon ngayon. Tingnan po natin, basahin po natin sa Biblia sa Matthew 24:37. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So, ibig sabihin kaibigan, kung ano daw ang nangyari sa panahon ni Noe, kung ano ang sitwasyon sa panahon iyon, ay ganun din ang mangyayari sa kahuli-huling mga araw. Tanong ko kaibigan, nadaya ba ang buong mundo sa panahon ni Noe ni Satanas? Yes, nadaya. Halos buong mundo kaibigan ay nadaya ng Diablo. Kaya kaibigan, sa panahon natin ngayon, kung marami ang hindi gustong makinig sa katotohanan, hindi po yan surprising. Hindi po yan kagulat-gulat dahil kahit nga sa panahon ni Noah, napakarami mga tao na hindi gusto masumpungan ng katotohanan. Ngunit kaibigan, isa sa mga dahilan, dahil sila ay nadaya ng Diablo. Ang Biblia po kaibigan ay isa sa mga aklat na magbibigay sa atin ng tunay na katotohanan. Sabi nga ng Biblia sa John 8:32. At inyong makikilala ang ano? Katotohanan. At ang katotohanan, ano kaibigan? Magpapalaya sa inyo. Alam natin na hindi tayo maging malaya hanggat hindi natin susundin ang katotohanan. Kaibigan, pwedeng alam natin ang katotohanan, ngunit hindi po tayo maging malaya hanggat hindi natin nasusunod ang katotohanan. Fair po ba yun? Malinaw po yun sa Biblia, kaibigan. Kaya hanggang sa panahon ng kawakasan, ang kaalaman ay lalago. Nabanggit po sa Biblia na sa kahuli-huliang mga araw, lalago ang kaalaman. Lalago ang pag-iisip ng tao, lalago ang mga ideya ng tao. Kasama na po dito, kaibigan, ang mga katotohanan na ating matatanggap. Tingnan po natin, kaibigan, sa ating pagkapatuloy. So ano ba ang paksa na kinasusuklaman ng Diablo? Ano kaya ang paksa na kinasusuklaman ng Diablo? Alam niyo, kaibigan, hindi po gusto ng Diablo na matuklasan ito ng buong sanlibutan. At makikita po natin, kaibigan, sa ating pag-aaral ngayon, na totoo talaga na ito yung ginamit ng Diablo upang dayain ang buong mundo dahil hindi niya gusto na ang mga tao ay masumpungan ang katotohanan. Pipigilan niya ba sa pagsunod nito ang buong tao na gustong makamtan ang katotohanan? Sa tingin niyo, kaibigan, kung alam ng Diablo ang katotohanan at alam niya na ang kautusan o ang katotohanan ang siya magpapalaya sa atin, pipigilan niya ba tayo upang masumpungan ang katotohanan? Yes, of course. Talagang pipigilan niya tayo, kaibigan, upang hindi natin masumpungan ang katotohanan dahil alam niya na sa panahon nating masumpungan ito at ating sundin ang katotohanan, tayo ay maging ano? Malaya. Kaya hindi niya gusto, kaibigan, na tayo ay nakakasumpong sa katotohanan. Ngunit, kaibigan, napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Kanya pa rin binigyan ng proteksyon ang katotohanan hanggang sa ating panahon. May Biblia pa po tayo na ating mababasa. Nandun ang katotohanan, kaibigan. Sabi nga ng Biblia, John 8:32, at inyong makikilala ang ano, kaibigan? Katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Gusto niyo bang maging malaya, kaibigan? Yes, gusto ko maging malaya at ang katotohanan ang siya magpapalaya sa atin. So ano ang paksa na kinasusuklaman ni Satanas? Alam niyo, kaibigan, ating basahin dito sa Revelation 14, verse 6 and 7. Ito po ang anghel na nagdala ng mensahe. Ibig sabihin, kaibigan, actually sa English po, yan ay yung angel na yan, sa ibang translation, yan po ay messenger. Ano yan? Messenger, ibig sabihin, may mensahero. Ibig sabihin, ang mensahero ay may mensahe. Hindi ka magiging mensahero kung wala kang mensahe. So, ibig sabihin ito, kaibigan, at ang anghel dito ay may pamalita, may isang mensahe para sa buong mundo. Basahin po natin yan sa Revelation 14, verse 6. Sabi dito, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may
mabuting balita na walang hanggan. Kaibigan, ang atin pong pag-aaral dito ay isang mabuting balita. Yun po ay good news, kaibigan. Hindi po ito katakot-takot ng mga tupiko, yung atin pong pinag-aralan gabi-gabi. Hindi po ito katakot-takot ng mga tupiko, ito po ay good news. Magandang balita, mabuting balita. Patuloy po tayo. Upang ibalita saan? Sa mga nananahan sa lupa. Kasama ka ba dyan? Yes, dahil tayo ay nandito sa lupa. Sabi niya pa, at sa bawat bansa, at angkan, at wika, at bayan. Ibig lang sabihin, kibin, buong mundo, ito ay ipamalita. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon sa Kanyang paghatol. At, ano kaibigan? Magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga banal ng tubig. Ang unang mensahe po dito, kaibigan, na binanggit po sa aklat ng pahayag ay ating sambahin raw ang, ano yan? Gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Yan lang po, kaibigan, ang tagapaglikha. Sino ba ang tagapaglikha, kaibigan? Alam po natin, kaibigan, na ang mensahe dito ay gusto tayong bigyan na hindi po tayo galing sa unggoy. May tagapaglikha po tayo. Amen? Ang gusto pong ibabalita ng Panginoon, kaibigan, na may tagapaglikha na hindi po tayo galing sa iba't ibang mga selula na lumago at naging tao. Tayo po ay galing sa isang tagapaglikha. Pero ang tanong, kaibigan, sino kaya ang may likha? Sino ba ang tagapaglikha, kaibigan, na gustong ipaabot ng mensaherong anghel na ito na ating sasambahin? Sa kalihulyang mga araw, sino kaya ito, kaibigan? Sa John 1 verse 1, atin pong basahin, nang pasimula siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Atin mong kita, kaibigan, na ang verbo daw ay ang Diyos. Verb or word. Sa John 1 verse 2, ito rin ang pasimula, suma sa Diyos. Sa verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ibig lang sabihin, kaibigan, kung wala ang verbo na ito o ang salita na ito, hindi mayayari ang lahat. Sino ba yan, kaibigan, yung binabanggit po dyan na verbo? Kung atin pong puntahan ang verse 14 po niyan, ang verbo ay naging laman. Sino po ba yung verbo naging laman? Walang iba kundi si Jesus. So, ibig sabihin, kaibigan, si Jesus ang siyang tagapaglikha. Siya po ay isang, siya ang agent. Alam natin na ang God the Father, ang Holy Spirit, ang siyang naglikha ng mundo. Ngunit ang active agent po, kaibigan, sa creation ay walang iba kundi sino? Si Jesus. Sabi nga dito, sapagat sa Kanya, yan ay nagpapatukoy kay Jesus, nilalang ang lahat na mga bagay. Yan po ay makikita niyo sa Colossians 1 verse 6. So ang unang anghel, kaibigan, ay nagpapamalita, nagbabahagi na ating sambahin sino? Si Jesus. Yan ang unang mensahe ng anghel. Sambahin natin ang tagapaglikha. Sambahin natin si Jesus. Kaibigan, kinakailangan ba natin sambahin si Jesus ngayon sa ating panahon? Kinakailangan. Napaka-importante, kaibigan. So ano kaya ang palatandaan sa otoridad ni Kristo sa paglikha? Paano ba natin maalaala, matandaan na si Jesus ang may likha sa buong mundo? Alam, kaibigan, ngayon, hindi na masyadong naalala si Jesus. Paano ba natin maalala yon? Siguro alam nila si Jesus, kilala nila si Jesus, pero hindi naalala ang may likha. Tingnan po natin, kaibigan, sa Genesis po, sa unang aklat ng Biblia, dito po natin makikita ang sagot po niyan. Bakit may pitong araw ang isang sanglinggo? Dito po natin nakikita sa Genesis, kaibigan, na ginawa ng Panginoon ang buong sanglibutan. Perpektong perpekto, unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, pangapat na araw, panglimang araw, panganim na araw, at pangpitong araw. Dito po natin nakikita, kaibigan, na ginawa ng Panginoon ang sanglibutan sa pitong literal na mga araw. Ang tanong ko, kaibigan, bakit may pitong araw sa isang sanglinggo? Bakit kaya? Alam niyo po, kaibigan, na ang mga scholar, kahit yung mga professors, hindi nila kayang sagutin ang tanong niyan. Especially yung mga evolutionist, hindi nila kayang sagutin ang tanong niyan, kaibigan, kung bakit
May pitong araw sa isang sanglinggo. Kaya niyo bang sagutin yan? Bakit may pitong araw sa isang sanglinggo? Nag-isip-isip din kayo? Simple kaibigan, kung tayo ay naniniwala sa Panginoon, kung naniniwala tayo sa tagapaglikha, simple lang ating sagot. Dahil ginawa ng Diyos ang mundo sa ilang araw? 6 na araw at kaniyang binastbasan ang pangpitong araw. Ginawa, pinahingan niya. Ito yung sagot, kaibigan. Kaya may 7-day cycle sa ating mundo dahil ginawa ng Diyos ang buong mundo. Ngayon, kaibigan, kung hindi po tayo naniniwala sa tagapaglikha, posible, napaka-problema, mapoblimahan ka dyan, kaibigan, kung paano mo yan sasagutin. Bakit may 7 araw sa isang sanglinggo? Alam niyo, kaibigan, may mga tao ngayon, madaling sagutin kung bakit may 30 days sa isang buwan. Tama? Sa astronomy, bakit may 30 days sa isang buwan? Dahil? Simple lang. Kahit dahil sa isang buwan, may 30 days. Bakit sa isang taon, may 12 months? Dahil sa isang month, may 30 days. 1 year, 12 months. Nakapa natin yun? Simple yung sagutin. Ngunit kaibigan, kung atin pong titinan bakit may 7 araw sa isang linggo, yan ay dahil nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Sa ilang araw? 6 na araw ang pang-7 ang kanyang binasbasan. May 7 araw ang isang sanglinggo sapagkat gumawa ang Diyos sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa 7th araw. Malinaw po yan, kaibigan. Sa Genesis 1:26-27, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ibig sabihin, kaibigan, tayo ay nilikha ng Panginoon sa sarili niyang imahe. Hindi po tayo, kaibigan, nilikha sa ibang mga bagay. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Nilalang niya sila sa lalaki at babae. Alam niyo, kaibigan, ito po ay nagpapatunay na hindi po tayo galing sa unggoy. Pwede namang sabihin ng Panginoon na ginawa ko ang tao kagaya sa unggoy. Gusto niyo ba yun? Sabi ng Panginoon, kaibigan, nilalang ko ang tao sa aking sariling larawan. Hindi po sa unggoy, kaibigan. Dito po natin na trace back, kaibigan, kung saan tayo nang galing. Galing po tayo sa isang Panginoon ang siyang naglikha sa atin, puno ng pag-ibig na Panginoon. Napakaganda, kaibigan, na tayo ay nilikha ng Panginoon. Pero nga, hindi nga tayo galing sa unggoy. Pero sometimes ang ating ugali, kagaya ng unggoy, tama po ba yan, kaibigan? May mga pagkakataon ng ating ugali, kagaya ng mga unggoy. Pero kaibigan, malinaw po sa Biblia na hindi po tayo galing sa unggoy. Malinaw po ba yun? Hindi po tayo galing sa unggoy, kaibigan. So ano ang ginawa ng Diyos sa pang-7 araw? Alam natin na siya ang tagapaglikha, ginawa niya ang mundo sa 7 araw. Ano ba ang kanyang ginawa sa pang-7 araw? Pansin pa natin, kaibigan, sa Genesis 2:1-3, ito pong sabi, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. Ano pa? At nang ilang araw? Ilang araw niyan? 7th araw ay nayari ng Diyos ang kaniyang gawang ginawa at nagpahinga ng 7th araw sa madlang gawa niyang ginawa. At ano ginawa niya? Binasbasan ng Diyos ang 7th araw at kaniyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa. May 3 bagay na ginawa ang Diyos sa 7th araw. Ano yon? Review natin, pinahingaan ng Diyos ang 7th araw. Ano rin? Kanyang binasbasan. At anong pangatlo? Kanyang ipinangilin. 3 bagay, kaibigan, ang kanyang ginawa sa 7th araw. Ipinangilin niya, pinahingaan niya, at kanyang binasbasan. Ito ay isang espesyal na araw para sa Panginoon. So ang Sabat, kaibigan, ay isang paalaala sa may likha. Ito ay nagpaalala na tayo ay galing sa isang may likha, tagapaglikha na gumawa sa atin, hindi galing sa iba't ibang mga hayop. Ano yung kaibigan? Ito ang paalala sa atin sa kahuli-huliang mga araw.
Napakaraming mga tao ngayon na naguguluhan kung saan galing talaga ang tao. Pero malinaw sa Biblia na galing tayo sa Diyos. Pinapaalala sa atin, kaibigan, na tayo ay may tagapaglikha. Sabi nga ni Professor E.W. Thomas, Heralds of Gospel Liberty, sabi niya, hindi maaring batayan ng tao ang orihinal na kapahingahan at makalimot sa Diyos. Simple lang ang kanyang binanggit. Hindi pwedeng maaring batayan ng tao ang orihinal na kapahingahan at kanyang makalimutan ang Diyos. Ang tanong, kaibigan, nais ba ng Diablo na alalahanin natin ang paglikha at ang maylikha? Gusto ba ng Diablo ito? Ayaw niya, kaibigan, na maalaala natin ang ating Diyos. Alam niyo, kaibigan, napakaraming mga gustong gawin ng Diablo upang mawala sa ating isipan ang Diyos. Kaya nga, kaibigan, gagawin niya ang lahat. Hindi niya gusto yon. Tingnan mo natin ito, kaibigan, saan nga isinulat ng Panginoon ang kautusan? Sa bato? Sa dalawang tapyas na bato? Ano ang kanyang gamit sa kanyang daliri ang kanyang ginamit sa pagsulat? At ito, kaibigan, ating i-review muna. Hindi ang lahat ng commandments. I-review lang natin, babasahin natin yung pang-apat na commandments po dyan. Sabi dito, Exodus 28-11. Sabi dyan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, anim na araw, nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Sabi dyan, kaibigan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Na may tanong ko lang, kaibigan, yan lang po yung kautusan na binanggit ng Panginoon na alalahanin. Na may tanong ko lang, sino ba nakaalala sa aking birthday dito? Pakita sa yung kamay kung naalala nyo ang birthday ko. May nakaalala ba sa aking birthday? Wala? Bakit hindi naalala? Dahil hindi nyo alam. How about, kaibigan, naalala nyo ba yung ating topic ko last night? Ano yung ating topic ko last night? Dalawang saksi. Oh, very good. Naalala ni Ate Joylene. Bakit mo naalala, Ate Joylene? Dahil na? Nandyan na, right? Napag-alaman mo na. Ibig sabihin, kaibigan, ang Sabat pala, dahil binanggit na alalahanin, ito ay nandito na bago pa ang Mount Sinai. Bago pa ito binigay sa Mount Sinai, kaibigan, ang Sabat ay nandyan na. Dahil hindi mo pwedeng sabihin na alalahanin kung hindi pa ito nandyan, right? Kung wala pa ito. Kaya sabi ng Panginoon, alalahanin mo, ibig sabihin, tandaan mo yon, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Alalahanin. Sabi nga dito, kaibigan, patuloy natin ang teksto. Ngunit, ang ano? Ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang inyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong mga taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. At anong sabi dyan? Nagpahinga sa ikapitong araw. Ano pa? Ano? Pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Atin ba nakita ito, kaibigan, doon sa Genesis 2 na ating nabasa kanina? Na pagkatapos na nilikha ang mundo sa anim na araw, kanyang ginawa ang Sabat, kanyang binasbasan, ipinangilin, at ano pa ang kanyang ginawa? Kanyang pinahingaan. Dito, kaibigan, nambanggit din sa Exodus sa panahon ni Moses, kaya nga pala sabi ng Panginoon, alalahanin. Dahil ito, kaibigan, ay nandun na sa creation. Ito ang nagpaalala na tayo ay may likha, na ginawa ng Diyos ang buong mundo sa pitong araw. Alalahanin mo ang araw ng Sabat ng Panginoon. Nagpahinga, pinagpala, pinakabanal. Ang Sabat ay paalala sa atin, kaibigan, sa paglikha. Yan ay galing sa Exodus 20 verse 8 to 11. Ngayon, isa din, kaibigan, ang Sabat din ay nagpaalala sa atin sa kaligtasan. Yan po ay mababasa natin sa Ezekiel 20, 12 to 20. Na ang Sabat pala ay hindi lang paalala sa atin na tayo ay ginawa ng Diyos, may tagapaglikha tayo, ngunit ito din ay paalala sa ating kaligtasan. Tinapin natin, kaibigan. So, sino ang gumawa ng Sabat? Sino kaya ang gumawa ng Sabat? Ang Diyos. Sabi sa Colossians 1:16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng
mga bagay. Sino yan? Si Jesus. Si Jesus mismo, kaibigan, ang gumawa ng Sabat. Siya mismo ang nagpangili nito. Siya mismo ang nagbasbas nito. Siya mismo ang nagbigay ng kapahingahan nito. Si Jesus, kaibigan, ang gumawa ng Sabat. Sabi nga sa Exodus 20 verse 11, sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Ang Diyos mismo, kaibigan, ang gumawa ng Sabat. So, ang unang anghel, kaibigan, ay isang pagtawag na sambahin at alalahanin natin ang Panginoon, ang tagapaglikha. Paano natin malala, kaibigan? Sa pag-alala ng Sabat. Dahil ang Sabat ang palala. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa Ezekiel, sa Exodus 20 verse 10. Ano ang araw ng Panginoon, kaibigan? Ano kaya itong araw ng Panginoon? Sabi kasi dyan, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Dito na nakikita, kaibigan, na ang Sabat para ay ano? Ikapitong araw. Malinaw po yun? Ang Sabat, ikapitong araw. Ito po yung binasbasan ng Diyos. Ito po yung kanyang pinahingahan. Actually, kaibigan, ang Sabat or ang araw ng Diyos ay mabasa po natin sa iba't ibang mga talata sa Biblia. Sabi po dito, sa Matthew 12:8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Sa Mark 2:28, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Lucas 6:5, at sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Now, Sabat po, kaibigan, atin pong tanong kayo na, ano ba ang araw ng Sabat? Ito ang ikapitong araw, kaibigan. So, ano ang tunay na araw ng Panginoon ayon sa Biblia? Ano ba ang tunay na araw ng Panginoon ayon sa Biblia? Ito ba ay, sabi ng iba, kaibigan, ang Linggo daw ang tunay na araw ng Panginoon. Ngunit may nagsasabi naman na, Sabado, hindi Linggo. Sabado ang tunay na araw ng Panginoon. Atin po itong sagutin, kaibigan, hindi po natin sasagutin ito sa ating sariling haka-haka. Atin pong titingnan dito sa Biblia, kaibigan. Fair po ba yun na ating titingnan sa Biblia? Dahil ang Biblia po, kaibigan, ang siyang magbibigay sa atin ng ano yon? Katotohanan. Gusto niyo ba ng katotohanan? Sa atin po titingnan yun, kaibigan, Linggo or Sabado, sabi ng karamihan. Exodus 28:10, sabi dyan, alalahanin mo ang araw ng Sabat, upang ipangilin. Ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Pansin niyo po, kaibigan, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon. Ito po ay Sabat sa Panginoon, araw ng Panginoon. Ang ikapitong araw, at pansin niyo po, kaibigan, ang ikapitong araw. Sa English po yan, the seventh day. Ano bang kaibahan ng the seventh day at saka a seventh day? Specific po yung the, di po ba? The, ibig sabihin, ito talaga. The, ang ikapitong araw. Specific po, kaibigan, ang binigay po ng Panginoon. Atin po tinanong yung kaibigan, kung ano ba talaga ang tunay na araw ng Sabat ng Panginoon? Ano ba talaga ang araw ng Sabat ng Panginoon? Alam natin na ang Sabat ay ikapitong araw. Tingnan po natin. Kung atin pong tinanong, kaibigan, ang Sabado, ito po ay, kung sa kalendaryo natin titingnan, ang pangpitong araw po sa ating kalendaryo, ano ang araw? Sabado, ang pangpitong araw. Ang Linggo ay ang unang araw kung ating titingnan ang kalendaryo. May kalendaryo po ba kayo sa inyong tahanan? So atin po titingnan sa kalendaryo, kaibigan, ang unang araw, ano doon? Linggo. Yung pangpitong araw, ano doon? Sabado. Pero kaibigan, sapat po ba ang kalendaryo? Hindi po sapat, kaibigan, ang kalendaryo upang masumpong natin ang katotohanan. So, atin pong titingnan ngayon, kaibigan. Anong araw ayon sa Biblia ang tunay na araw sa Panginoon? Ito ba talaga ay Linggo o Sabado? Now, kaibigan, siguro ngayong gabi, ang katotohanan inyong matanggap ay parang, ano yan sa inyo? Parang bago sa ating mga isipan. Kaibigan, ang Panginoon po ay nagpadala ng katotohanan para po sa atin. Hindi po ito pinadala para saktan po tayo. Ipinadala niya po ito, kaibigan, upang tayo ay maging malaya. Amen? Amen po ba yun, kaibigan? Gusto niya po na tayo ay maging malaya. At mahal po tayo ng Panginoon, kaibigan. So ngayong gabi po, kaibigan, hindi po tayo nagpapahayag ng isang pahayag na saktan po ang bawat isa. Atin lang po ay tuklasan
ang katotohanan. Pero hindi po natin nasagot, kaibigan, kung ano ang tunay na araw sa Panginoon. Ito ba ay Sabado or Linggo? Tingnan po natin ang mga ebidensya, kaibigan. Sa kalendaryo, nakikita po natin na seventh day ay ang Sabado. Now, hindi ba para sa mga Hudyo lang ang Sabat? Atin po nakita sa kalendaryo ito, hindi ba para sa Hudyo lang ang Sabat or ang Sabado? Tingnan po natin, kaibigan. Mark 2:27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat sa nang dahil sa tao at di ang tao dahil sa Sabat. Ano ang ibig sabihin niya, kaibigan? Simple lang. Ginawa ang Sabat para sa atin. Okay niyo po? Hindi ang tao para sa Sabat. Malino po yan, kaibigan. Ang Sabat ay kailanman hindi itinatag para lamang sa mga Hudyo. Kasi dahil sabi nito, para sa tao. Kasama po ba kayo dyan, kaibigan? Yes, kasama po ang buong mundo. Hindi po ito para sa mga Hudyo lamang. Ito ay para din sa iyo. Gusto ng Panginoon na tayo ay maalala natin ang siya bilang tagapaglikha sa pagpangili ng araw ng Sabat. So ang Sabat ay kailanman hindi itinatag para lamang sa mga Hudyo. At nakita, kaibigan, na sa paglikha niya sa mundo, ang pangpitong araw ang siyang nagpaalala kanila Adan na ginawa sila ng Panginoon. Kaibigan, ang lingguhang Sabat ay hindi bahagi ng seremonyal na kautusan sapagkat ang Sabat ay itinatag bago pa man ang kasalanan. Ang lingguhang Sabat. Now, atin pa nakita, kaibigan, na sinira po ng Diablo, may dalawang institusyon po dati. Ito po yung kasal at saka ang Sabat. Doon po sa Hardin ng Eden, binasbasan po ng Panginoon. Ito po yung napakagandang ginawa ng Panginoon doon sa Hardin ng Eden. Ang kasal at ang Sabat ang pampitong araw. Tingnan natin, kaibigan, ito. Sinira ba ng Diablo ang kasal? Ang pagsama-sama ng pamilya? Now, kung titignan niyo ang mundo ngayon, kaibigan, mapapansin mo na kahit ang ating kasal, na sana lalaki at saka babae lang ang ikakasal, ngayon naging ano na? Naging babae-babae na? At naging lalaki-lalaki na ang kasal, kaibigan? Pwede nang ikasal ang lalaki tsaka lalaki. Nakita niyo, kaibigan, kung paano sinira ng Diablo ang kasal dahil ito ay banal. Ito ay kaniyang itinatag doon sa Hardin ng Eden. At itong dalawang institusyon ito, kaibigan, kambal na institusyon, ang kasal at ang Sabat, kung sinira ng Diablo ang kasal, sisirain niya rin ba ang Sabat? Posible, kaibigan, nasisirain niya dahil ito ang siyang magpapaalala na may isang Panginoon na lumikha sa atin. Nagpaalala na ang mundo ay nilikha niya for 7 days. Kaya kung sinira niya ang kasal, kaibigan, sisirain niya rin ang Sabat. Atin po din, kaibigan. Sabat at saka kasal, sinira ng Diablo. Ito pala ang pinakakinasusuklaman na paksa ni Satanas. Ang topiko ng Sabat. Kung atin po titanan ang mundo, kaibigan, so far atin nakita na Sabado ang pampitong araw. Ito ang araw na ikapito na binanggit po sa Biblia. At atin po yung bibigyan ng mga referensya ngayon, kaibigan, upang atin talaga maunawaan at maintindihan kung tama ba talaga ito. Pero so far, kaibigan, atin ba nakita sa mundo ngayon, ilan ba ang nangilin ng araw ng Sabat? Itong Sabado na ating nasumpungan ngayon. Marami ba or kukonti lang? Halos buong mundo, kaibigan, ay hindi nangilin sa araw ng Sabat. Kaibigan, atin pong tutunghayan ngayon na dahil po sa paggawa ng Diablo ng lahat ng mga pandaraya upang hindi natin masumpungan at maalala ang ating tagapaglikha. Pero sabi ng iba, hindi naman siguro mahalaga yan na bawat Sabat lang ako pupunta or isang araw lang ako pupunta. Pwede naman siguro na buong Linggo ay magsisimba ako. Tignan pa natin, kaibigan. Mahalaga ba talaga kung anong araw ang aking ipangilin? Pwede naman siguro Lunes ako magsamba. Wala naman sigurong kaibahan nun. Pinapangilin ko ang lahat ng araw. Ito yung ibang mga accusation ng iba.
Sabi po sa Exodus 20 verse 8 to 11, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ano kaibigan? Ipangilin, anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Kaibigan, binanggit po ng Biblia na isa lamang ang banal na araw na binigyan ng kabanalan ng Panginoon. Anong araw yon? Sabat. Sabi sabihin, kung ikaw kaibigan ay mangilin sa buong linggo, ikaw ay tinatawag na ano kaya mangyari sa kaibigan? Kung ikaw ay mangilin sa buong linggo, banal ang buong araw sa iyo sa buong linggo, hindi ka na makakatrabaho niyan. Pero sabi ng Panginoon, kaibigan, ikaw ay gagawa sa anim na araw. Hindi po pwedeng, kaibigan, na ating ipangilin buong linggo ang buong araw na banal. Dahil alam po ng Panginoon, sinabi niya po, anim na araw gagawa ka, at sa ikapitong araw, hindi ka gagawa. Kaibigan, malinaw po sa Biblia na isang araw lang tayo pwedeng mangilin sa Panginoon. Yan ay araw ng Sabat. Pwede ka magsamba, magpray sa kahit anong araw. Pero kaibigan, ang kabanalan ng isang araw ay ibinigay lamang sa isang araw. Ito po yung pangpito. Ito po yung Sabat. Pinapangilin ko ang Sabat sa Espiritu. Hindi ko kailangan mag-alala sa letra ng kautusan. Ito yung ibang mga justification ng karamihan, kaibigan. Mahalaga ba talaga kung anong araw ang aking ipapangilin? Mahalaga ba talaga, kaibigan? Hindi naman siguro mahalaga yan. Pakaibigan, ito ay napakamahalaga. Pansin niyo po, kaibigan, sa panahon sa Eden, mahalaga ba yung prutas na hindi kakainin nila Adan at saka Eva? Kung kakainin nila ito, sila ay mamamatay. Yan ba ay mahalaga na dapat nilang sundin? Yes, kaibigan, napakamahalaga po nun. Dahil yun ay kasalanan. At dito din, kaibigan, dahil ginawa po ito ng Panginoon, is kabilang po ito sa 10 kautusan, ito ay mahalaga at kanyang binigyan ng specific na araw. Siya mismo ang nagsabi nito na sa 7th araw, ikaw ay mangilin. Hindi ba pinalitan ni Jesus ang Sabat? Siguro, pinalitan naman siguro ni Jesus ang Sabat, naging ibang araw na ito. Tingnan po natin, kaibigan. Si Kristo ang halimbawa sa ating pagsunod ng araw ng Sabat. So, ating sasagutin ngayon, si Kristo ba ay nangilin ng araw ng Sabat? Ano yung 7th araw, kaibigan? Sabat. Ano yun? Sabado. Sabado po yun, kaibigan. No. Si Kristo ay nangilin ba sa araw ng Sabat? Ito po dahil siya ang ating halimbawa. Sa 1 Peter 2:21, 1 John 2 and 6, ano bang araw ay pinangilin ni Jesus? Ang isang araw or itong Sabat, anong araw kaya ito? Sabi niya sa Luke 4 verse 16, sabi niya dyan, at siya'y napasa Nazareth na kaniyang nilakhan. At ayon sa kaniyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga, anong araw? Nang araw ng Sabat. Alam po natin, kaibigan, ang araw ng Sabat ay 7th araw at ito ang Sabado. At nagtindig upang bumasa. Nabanggit po sa Biblia, kaibigan, at sinabi po na napakalinaw na si Jesus ang kanyang kinaugalian ay pupunta siya sa araw ng Sabat doon sa sinagoga. Ano po yung kaibigan? Si Jesus mismo ang nangilin sa araw ng Sabat. Ano pa? Ipinangilin ni Jesus ang Sabat. John 14 verse 15. Sabi niya, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Ito po yung motibasyon, kaibigan, sa pagsunod ng araw ng Sabat. At ano bang sabi? Sa James 2 verse 10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ano mangyari, kaibigan? Ay nagiging makasalanan sa lahat. So, kaibigan, particular po ang Panginoon sa ating pagsunod sa kautusan. Kahit sa pagsunod sa araw ng Sabat. So, pinangilin po ng Panginoon, Jesus, ang araw ng Sabat. Malinaw po ba yan, kaibigan? Kung malinaw, could you say amen? Kung malinaw, kaibigan? Amen. Okay, patuloy po tayo. Now, makakasiguro ba tayo na ang araw ng Sabado ay 7th araw? Ito po, kaibigan. Siguro, nag-iisip kayo ngayon, hindi araw ng Sabado talaga? Atin pong titignan, kaibigan, sa Biblia kung ang Sabado ba talaga ang tunay na 7th araw ng Panginoon. May mga ebidensya ba tayo, kaibigan? Una,
Dadalhin ko po kayo sa Biblia. Biblia po muna ang ating gagamitin sa pagsagot po niyan. Tanong ko lang po, anong araw namatay si Jesus? Ano po? Biyernes. Yes, kaya nga, ngayon, may mga seremonya na Good Friday. Tama po? Bawat Good Friday, may mga seremonya po niyan. Tinatawag na natin niya Good Friday. Pero nung unang panahon kaibigan sa panahon ni Jesus, hindi po yan Good Friday. Yan po ay Dark Friday. Namatay po si Jesus sa cross noong Friday na iyon. So anong araw namatay si Jesus? Friday. Now Friday po kaibigan, ito po ang sabi. Biyernes po yan ha, tandaan niyo po. Sa Lucas 23:50-56, babasahin niyo po yung kaibigan kung gusto niyo pong i-take note po yan para may referensya po kayo at basahin niyo po sa inyong sariling Biblia para po makita niyo po mismo sa inyong sarili. Lucas 23:50-56. Hindi po natin babasahin yung lahat. Magsisimula po tayo magbasa dito sa 54-56. Ito po ang sabi. At nooy araw ng paghahanda. Yan po ay Biyernes, kaibigan. Actually, nung dati, hindi po yan Biyernes. Yan po ay araw ng paghahanda. Pero alam natin na namatay si Jesus araw ng Biyernes. Now, at nooy araw ng paghahanda at nalapit na ang Sabat. Pansin niyo po, araw ng paghahanda, sunod niyan, ano? Sabat. Nung dati, kaibigan, pag sunset na, yan po ay nagsisimula na ang sunod na araw. Kasi dati, sa Biblia kasi, pag sunset, hapon na, pag set na ng araw, yan ay nagsisimula na ang sunod na araw. Lucas 23, patuloy po tayo. At ang mga babae, patuloy niyo po, Biyernes po ito, paghahanda, at ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kaniyang bangkay. At sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ungwento at ng araw ng Sabat sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Anong utos yon? Ten Commandments, ang ikaapat na utos. Ang mga alagad ni Jesus, kaibigan, ay nangili ng Sabat sa panahon ng kanyang kamatayan. Ano pa? Ang Sabat sa Biblia ay ang araw pagkatapos ng Biyernes. Pagkatapos ng Biyernes, kaibigan, ito pong nabanggit sa Biblia na Sabado or Sabat ang sunod niyan. Pansin pa natin dito? Nabuhay si Jesus, anong araw? Anong araw na nabuhay si Jesus? Linggo, anong araw nandun siya sa libingan? Sabado. Nagpahinga siya doon sa libingan, right? Nagpahinga siya sa libingan, kaibigan. Doon siya sa libingan sa araw ng Sabado at nung Linggo, siya ay nabuhay. Anong araw ang muling nabuhay si Jesus? Linggo po, kaibigan. So, ito po nakita dito, kaibigan, sa Luke 24:1-3, ito po ang sabi. Data po at, Linggo na to ha, na nabuhay na siya, yung bumisita sila, Mary po doon sa libingan, ito pong sabi. Data po at, ng anong araw? Unang araw. Ng sanglinggo, pagka umagang umaga ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango at kanilang inihanda. Ito po yung panahon, kaibigan, na bumisita sila Mary doon sa libingan ni Kristo sa araw ng Linggo. Kung ubasahin niyo po yan, kaibigan, yan po ang pagkabuhay ni Jesus. Anong araw, kaibigan, ang binanggit sa Biblia? Ang Linggo? Unang araw. So, malina po, kaibigan, na ang unang araw sa Biblia, ayon sa Biblia, ay ang Linggo, ang pagkabuhay ni Jesus. Basahin po natin ito, kaibigan. At nasumpungan nilang naigulong ang bato mula sa libingan, at sila'y nagsipasok at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Jesus. Bakit? Ano nangyari? Nabuhay na si Jesus. Anong binanggit sa Biblia, kaibigan? Ito ang unang araw ng Sanglinggo. At yung binanggit, kaibigan, at akin lang pong i-graph. Sunod-sunod po ito. Biyernes, ito po yung araw ng paghanda. Dito po namatay si Jesus. At sa Sabado, saan siya? Nagpahinga siya, kaibigan. Doon sa libingan. At sa Linggo, ang unang araw ng Sanglinggo, siya ay na buhay. Pansin niyo po, kaibigan, na ang Sabat pala or ang Sabado ay ang gitna ng Biyernes at ng Linggo. Malinaw po ba yan, kaibigan? Ayon sa Biblia, yan ang araw ng
Panginoon. Now, bigyan ko kayo ng limang paraan, kaibigan. By the way, kaibigan, kahit nga si Jesus sa kanyang kamatayan, pagkatapos niyang mamatay, pagkatapos niyang tayong iligtas sa ating kasalanan, siya ay nagpahinga. Ito pala, kaibigan, ang alaala, palatandaan na tayo ay naligtas ng Panginoon. Amen? Tayo ay naligtas niya, kaibigan. Araw ng Sabat ay palaala sa ating kaligtasan. May ebidensya pa tayo, kaibigan. Limang paraan upang matukoy ang tunay na Sabat na ikapitong araw. Limang paraan, kaibigan. Pansin po natin. Una po dito, ang Biblia, ang tunay na Sabat ay napaggitnaan ng Biyernes at ng Linggo. Now, atin po yung nakita niya, kaibigan. Pangalawa, ang diksyonaryo at encyclopedia. Kung inyong po titinig, kaibigan, kung may mga diksyonary pa kasi yung tahanan, buksan niyo po. At hanapin niyo po yung Sabado. Pagkakita niyo sa Sabado, kaibigan, ang meaning po doon ay seventh day, pangpitong araw. Kahit nga ang encyclopedia, kung inyong titingnan, seventh day ang Sabado. Or Sabat. Ang kalendaryo, kung titingnan natin ang kalendaryo sa atin nakita, ano ang pangpitong araw? Sabado. Alam niyo, kaibigan, sa ibang bansa, may kalendaryo sila, ang unang araw ay Lunes. Lunes ang unang araw, at yung pangpitong araw ay Linggo. So, nagtanong yung isang ministro, sabi niya, bakit Lunes ang unang araw dito? Sabi niya, yan naman talaga ang unang araw eh. Kaya nga, pangpitong araw ang Linggo. Tinanong niya ang yung businessman, sabi niya, so anong araw na buhay si Jesus? Sabi niya, Linggo. Eh, sabi ng Biblia, ang Linggo ang unang araw. Bakit sa kalendaryo natin, naging unang araw na ang Lunes? Sabi niya, yun ba yung sabi ng Biblia? Oh, pinakita niya sa Biblia yung ating binasa kanina. Sabi niya, parang mali itong kalendaryong ito. Ang unang araw ay ang Linggo, kaibigan. Kung bibilangin po natin yan, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ano ang pampito? Sabado. Sabado po, kaibigan, ang papitong araw. Yan ay sa kalendaryo. May iba pa, kaibigan, ang pang-apat, ang Hudyo. Kung tatanungin mo ang Hudyo, kaibigan, si Jesus ay Hudyo? Kung tatanungin nyo kung anong araw ang ikapito, sasabihin niya sa inyo, kaibigan, Sabado ang ikapitong araw. Ito po yung mga Sabbath keeper, kaibigan. Ang panglima, ang mga salita sa buong mundo. Ang mga dialect. Kung titignan po natin ang Spanish, sa Spanish po, kaibigan, ang Sabbath ay Sabado. Sa Russian naman, ang Sabbath sa kanilang lingwahe ay Shabbat. Siguro, I don't know kung Shabbat ba yon, pero hindi ko nalala, kaibigan, kung ano yon. Basta magkatunog lang. Sa Tagalog, ano? Sabado pa rin. Hiram na salita yan galing sa Spanish. Sabado, kahit ang buong mundo, kaibigan, ito ay magpapatunay na ang Sabat katunog na Sabado. Yan ang limang palatandaan na ang tunay na araw ay walang iba kundi ang Sabado, ang araw ng Panginoon. Sa sobra 140 na mga wika, kaibigan, ang pangpitong araw ng Sanglinggo ay tinatawag na Sabat. Yan ang araw ng Sabado. So hindi ba dapat nating ipangilin ang Linggo sa pagpupuri sa muling pagkabuhay ni Jesus? Sabi ng karamihan, kaibigan, nabuhay na si Jesus. Ito na ang araw na ating ipangilin. Kaibigan, praise the Lord po na nabuhay si Jesus. Amen? Yan po ay napakagandang balita dahil nabuhay po si Jesus, kaibigan. Ngunit hindi po yan ang magbibigay sa atin ng paraan or magbibigay sa atin ng excuse na ating isa lang sa ang araw ng Sabat. Dahil ang araw po ng Sabat, kaibigan, ay isa sa mga kautusan ng Diyos. Pang-apat po yan ang utos. Yan po ang binanggit ng Biblia. Si Jesus po ay nabuhay. Napakagandang tingnan na nabuhay po si Jesus. Buhay po ang ating Panginoon. Ngunit hindi po yan ang magbibigay daan na ating isa lang sa ang kanyang kautusan. Sabi ng Biblia, kung ako inyong iniibig, tutuparin niyo ang aking mga utos. Anong teksto sa Biblia ang nag-utos sa atin na ipangilin ang araw ng Linggo bilang pagpupuri sa muling pagkabuhay ni Jesus? Now, kaibigan, kung atin pong hahanapin yan sa Biblia, kahit ating saliksikin ang buong Biblia, wala pong mababasa na may isang teksto na ipangilin natin ang araw ng Linggo.
Mapupuri ba natin ang Diyos sa paglabag ng kanyang kautusan, kaibigan? Mapupuri ba natin ang Diyos kung ating nilabag ang kautusan? No. Kahit nabuhay pa siya, ngunit tayo ay naglabag at nagsalasan sa kanyang kautusan, hindi pa rin natin siya mapupuri. Actually, kaibigan, ang pagkabuhay ni Jesus ay nagpapasimbolo sa pagbabautismo. Ito po yung paglibing na matay ka sa iyong sarili, tinanggap mo si Jesus, ikaw ay nilibing, at ikaw ay nabuhay muli. Ito po yung pasimbolo, kaibigan, sa pagkabuhay ni Jesus. Mabasa po natin yan sa Romans 6, 3, and 4. So ngayon, kaibigan, ito po yung pangkaraniwang mga hatol o tutol. Ito po yung ating titignan muna ngayon. Now, una dito, wala tayo sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim tayo ng biyaya. Wala nang kautusan, nasa ilalim na tayo ng biyaya. Atin po yung natutunan kagabi, tama po? Na tayo ay, o nga, nandito na tayo sa ilalim ng biyaya, ngunit hindi po ang biyaya ang siyang magbibigay daan sa atin na ating isa lang sang muli ang mga kautusan. Ngunit ito ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang masunod ang kautusan. Malinaw po yun, kaibigan. Pangalawa po, wala tayo sa ilalim ng kautusan at nasa ilalim tayo ng biyaya. Ito po ang sabi. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Sabi po ni Pablo. Pero ano pang binanggit ni Pablo dito, kaibigan? Sabi niya, ano nga, mangagkakasala baga tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Anong sabi niya? Huwag nawang mangyari. Huwag nawang mangyari. Kung ako inyong inibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Malinaw po, kaibigan, na binanggit po ni Pablo. Huwag nawang mangyari. Huwag po nating isalangsang ang kautusan ng Diyos. Dahil nga tayo ay nasa ilalim ng biyaya, hindi po yun ang gusto kong ipaaninaw. Ecclesiastes 12 verse 13, galing po kay King Solomon, napaka-talino na hari. Sabi niya, ito ang wakas ng bagay, lahat ay naririnig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga, ano kaibigan? Utos, sapagkat ito ang buong, ano? Katungkulan ng tao. Ang pagtutuli ay walang anuman. At ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. 1 Corinthians 7:19. So ito naman nangyari, kaibigan, na talagang yung mga tutol na ito, kaibigan, ay may mga kasagutan at pinaaninaw po ng Panginoon sa atin. 1 John 2:3 and 4. At sa ganito ay nalalaman na natin na siya'y ating nakikilala kung ano, kaibigan? Tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ito po ang sabi ng Biblia, kaibigan. Kung tayo po ay nagsasabi na tayo ay sumusunod sa Panginoon, tayo ay kilala natin si Jesus, ngunit hindi natin sinusunod ang kanyang kautusan, tayo po ay magiging sinungaling. Aming ipinangilin, pangalawa, aming ipinangilin ang araw ng Panginoon. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabbath. Isaiah 58:13, kung iyong iorong ang iyong paa sa Sabbath, sa paggawa ng iyong kalayaan sa, ano kaibigan? Aking banal. Kaninong araw yan? Kay Jesus, sa Panginoon. Dahil sabi niya, aking banal. Siya mismo ang nagbanggit po niya, kaibigan, na ang araw na ito ay akin. Aking banal na kaarawan. Ano, kaibigan, kung atin pong yayapakan ang ating o ang kautusan ng Panginoon, ay parang inaapakan na rin natin ang ating Philippine flag. Dahil ito po ay sa gobyerno. Ano ba mangyari, kaibigan, kung ating apakan ang ating flag sa Philippines? Ano po mangyari sa presidente? Siguro, magagalit sila. Dahil hindi yan, walang respeto yan. Kaibigan, ang kautusan ng Diyos, ang Sabat, ay isa sa mga kautusan ng Diyos. Huwag po natin itong aapakan. Ito po ay sa Diyos, kaibigan. Hindi po ito sa atin. Ito po ay pinagkaloob ng Diyos. Ang kautusan sa Sabat ay hindi na muling itatatag sa bagong tipan. Sabi ng iba, wala na ito sa bagong tipan.
Ito ay nasa lumang tipan pa lang. Ito ay itinatag, kaibigan, sabi ng Biblia. Sa Matthew 24:20, kahit nga kaibigan nung napako na si Jesus sa krus, may isang kautusan na binanggit niya po na alalahanin ng mga alagad. Sabi po dito, kaibigan, Matthew 24:20, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon ng tag-inaw o sa Sabbath man. Ito pong binanggit ng Panginoon, kaibigan, nangyari po ito noong AD 70, noong may destruction sa Jerusalem. Doon po, kaibigan, binanggit po ni Jesus, bago pa yun nangyari, na huwag sanang mangyari ang inyong pag-alis sa araw ng Sabbath. So, inasahan ni Jesus na ipangilin ang kanyang mga alagad ang Sabbath ng taong pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. May utos pa rin pala, pagkatapos na mabuhay si Jesus, ipapangilin pa rin ang araw ng Sabbath. Ang Sabbath, may isang utos lamang na sadyang binanggit ni Jesus na sundin ng kanyang mga alagad matapos ang cross. So hanggang ngayon, kaibigan, pagkatapos ng cross, hanggang ngayon, ipapangilin pa rin ang Sabbath. How about ang mga apostolis, kaibigan? Nangilin ba sila ng Sabbath? Yes, nangilin sila ng Sabbath, kaibigan. Ipinangilin ba ng mga alagad ang Sabbath? Dito po, kaibigan, sa Acts 13:14, datapot sila'y pagkatahak sa Perga ay nagsidatingan sa Antiochia ng Pisidia. At sila'y nagsipasok sa sinagoga ng anong araw? Araw ng Sabbath at nagsiupo. Ang mga alagad nito, kaibigan, Acts 13:42, at pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Kahit ang mga disipulo, kaibigan, ay nangilin sa araw ng Sabat, at nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Malinaw po sa Biblia na kahit ang mga disipulo, pagkatapos na matay ni Jesus, nabuhay, nangilin pa rin sila sa araw ng Sabat. Ang mga Kristiyanong naligtas sa biyaya ay sa bagong tipan, ay pinangilin ang araw ng Sabat. Acts 17:2. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa tatlong Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. Malinaw po, kaibigan, na kahit ang mga disipulo ay nangilin. At alam niyo po ba sa Acts alone, sa aklat o libro ng Acts alone, kaibigan, mga gawa, may 84 Sabats na nabanggit po dyan. Importante ba, kaibigan? Sa Biblia po, kaibigan, kung paulit-ulit na mabanggit ang isang salita, ito po ay ano? Importante. Ito po ay napaka-importante. Sa Acts lang, kaibigan, napakaraming mga talata patungkol sa Sabat. Hindi po natin isa-isahin yon. Siguro hanggang umaga tayo kung ating isa-isahin yung kaibigan. Pero ngayon, kaibigan, ngunit sa talata, kaibigan, sa buong Biblia, may isang linggo lang na nabanggit. Sa Acts pala na aklat, isa lang na talata patungkol sa linggo. Atin po yung titinan bukas, kaibigan. Now, Sabat na mga katotohanan, kaibigan. Alam niyo po ba na sa Thessalonica, sila ay nangili ng Sabat. Doon din sa Philippi, sila ay nangili ng Sabat. Sa Antioca, sila ay nangili ng Sabat. Doon sa Acts 16 verse 13, sila ay nangili din ng Sabat. Ang mga lugar na ito, kaibigan, kung saan pumupunta si Pablo, nangilin siya sa araw ng Sabat. Yan po ang ating tinan bukas, kaibigan, sa lahat ng mga places na ito. Kasi si Pablo, palibot-libot din siya kahit saan siya pumupunta. At siya ay nangilin ng Sabat kahit sa kanyang paglalakbay. At alam niyo ba, kaibigan, kahit nung una pang panahon, sa panahon pa ni Eva, ni Adan, hanggang sa mga patriarchal na sila Moses, hanggang sa panahon ni Jesus, hanggang sa panahon ng mga disipulo, hanggang sa ating panahon ngayon, ang Sabat ay nananatili. Galing sa panahon nila Adan. At alam niyo po ba, kaibigan, na kahit sa langit, tayo ay mangilin pa ng Sabat? Nakita niyo po, kaibigan, kung gaano dinaya ng Diablo ang buong mundo patungkol sa Sabat? Hindi niya gusto na ito ay ating matutunan. Hindi niya gusto na ito ay ating matutuklasan. Sa Isaiah 66:22-23, ito po ang pagpapangilin ng mga banal doon sa langit, kaibigan, patungkol sa Sabat. Basahin po natin. Sapagkat kung paanong ang mga bagong, ano yan?
bagong langit at ang bagong lupa ng aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Sabi niya dito, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago ay mula sa isang Sabbath hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Kahit sa langit, ibigan, ipapangili natin ang araw ng Diyos. Anong araw yun? Sabbath. Sabado. Ang Sabbath ay tanda ba ng gawa, kaibigan? Sabbath ay kapahingahan. Dito po binigyan ng Panginoon, kaibigan, na mas malinaw na pag-intindi sa atin. Ang Sabbath ay para sa Panginoon. Sa araw po, kaibigan, ng Sabbath, tayo po ay pwedeng mag-refresh. Napakagandang isipin na ginawa po ng Panginoon ang Sabbath para sa tao. Ito po ay para sa atin, kaibigan. Ito po ay para tayo ay mabigyan ng kapahingahan. Tayo ay mabigyan ng refreshment sa araw ng Sabbath. Sapagkat tayong nagsisipan ng palataya ay nagsisipasok sa kapahingaan niya on. Gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kaniyang mga gawa. Ito po ay nandun sa Hebrews, kaibigan, 3 verse 4. At sabi niya dito sa Hebrews verse 9, may natitira pa ngang, ano, kaibigan? Isang pamamahinga ng Sabbath ukol sa bayan ng Diyos. Ito, kaibigan, ay natitira pa na pahinga sa atin ngayon. So, sino kaya ang nagbago ng Sabbath? Sino kaya ang nagbago ng araw na ito? Kaibigan, wala pong maiksing sagot po niyan. Simple lang. Ang mga taong hindi napatnubayan ng Diyos. Mga taong misguided. Ito, kaibigan, at ito po yung titinan sa susunod ng mga lecture po natin. Huwag po kayong mag-absent, kaibigan, kasi painit ng painit ang ating topiko. Makikita po natin kung anong ginagawa ng Diablo sa ating mundo ngayon upang tayo ay madaya at hindi po natin masumpungan ang katotohanan. Sabi ng Biblia, John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaibigan, natin po natutunan ngayon na ang Sabbath ay Sabado, ang ikapitong araw ng Panginoon. Paano yung mga nangangamatay na hindi na nangili ng Sabbath? Wala na ba silang pag-asa? Kaibigan, marami pong mga tao na nandun sa langit po ngayon na hindi na nasumpungan ang Sabbath. Hindi po sila napangili ng Sabbath. Ngunit, kaibigan, ngayon po sa ating panahon, sabi po ng Biblia, lalago ang ano? Kaalaman. Isa na po ang Sabbath, kaibigan, na pinakita po ng Panginoon sa ating panahon ngayon. Lumago po ang katotohanan, lumago po ang kaalaman patungkol sa katotohanan at atin pong nasumpungan ito. Ngunit, kaibigan, alam ko po na yung mga taong nandun sa langit ay gusto rin mangili ng Sabbath. Dahil ito ang sinabi ng Panginoon. Hindi po, kaibigan. So ngayong gabi, kaibigan, sa panahong kawakasan, ang kaalaman ay lalago. Para po ma-illustrate ko po at mas maintindihan po natin kung gaano kasarap ang Sabbath. Bakit ito binigyan ng Panginoon talaga sa atin? Gusto kong illustrate dito, kaibigan. Siguro nagtaka kayo kung bakit may mga baso dito, kaibigan. At ilan po, ilang baso ba yung nakikita nyo? Pitong baso ang nakikita nyo. Sige, lagyan lang natin ng biyaya itong mga baso nito, kaibigan. Lagay po natin, ito po yung unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat na araw, limang araw, pang-anim na araw, at ang pang-pitong araw. Sa lahat ng araw niya po, kaibigan, niyan, ay may biyaya po ang Panginoon. Tama? Bigyan po natin ng tubig ito. Biyaya ng Panginoon. Lagyan po natin ito. Ginawa niya po yung mga araw nito, kaibigan, na may biyaya nating makukuha araw-araw. Ayan. Huwag lang po yung Sabbath. Ngayon, kaibigan, ang Sabbath, may inihanda po ako dito para po sa Sabbath. Ano ngayong ginawa ng Panginoon sa araw ng Sabbath? Ilang bagay yon, kaibigan?
Tatlo, tama? So may tatlo po akong mga juice po dito. 100% pineapple juice. At itong orange juice. I don't know kung 100% ba ito. Ito po kaibigan ay ginawa ng Panginoon. So atin pong illustrate. Ano ang ginawa ng Panginoon? Kanyang ginawa sa araw ng Sabat? Pinahingahan. Okay, atin po ilagay ito kaibigan. Pinahingahan niya. Ito yung nilagay niya sa araw ng Sabat. Pinahingahan niya yung araw ng Sabat. Okay. Ano pa? Siya ay nangilin sa araw ng Sabat. Okay? Ito yung ating illustrate sa nangilin ng araw ng Sabat. Nakita niyo kaibahan kaibigan sa ibang araw? Ang ibang araw ay pareho. Pero ang Sabat kaibigan ay iba. Dahil binanggit ng Biblia, ito ay espesyal. Ito ay aking ipinangilin. At kanyang... Ayan. Ano pa kaibigan? Ang pangatlo? Kanyang ginawang banal. Ito ay grape juice. Ayan. Ano nakikita niyo sa Sabat, kaibigan? Masarap ba ang Sabat, kaibigan? Special ba ang Sabat? Napaka-special, kaibigan. Now, tikman ko muna, ha? Kung masarap ba talaga ang Sabat, kaibigan? Handa na kayo? Special ba ang Sabat? Yes, special ang Sabat. Sarap ng Sabat, kaibigan. Ubusin ko muna para matikman ko lahat. Sarap ng Sabat, kaibigan. Kaibigan, ang araw ng Sabat ay isang espesyal na araw na ginawa ng Panginoon. Gusto po ng Panginoon na matikman po natin ito. Gusto po ng Panginoon natin mapanginin ito, kaibigan, dahil may magandang biyaya po na ipinagkaloob ang Diyos dito. Kaibigan, gusto pong ipaabot ng Panginoon sa ating lahat ngayon. Tumatawag po siya sa atin. Atin pong ipangilin ang araw ng Sabat. Sabi nga ng Panginoon, siguro may mga problema kayo na sasabihin nyo, paano na yung trabaho ko, Brother Eve? Araw ng Sabat, nagtatrabaho ako. Kaibigan, maraming mga tao na pumunta sa kanilang mga employers, sa kanilang mga boss, na nagsasabi, natutunan ko po sa Biblia na ang tunay na araw ng Sabat ay Sabado. Gusto ko pong mangilin nito. At kaibigan, may mga employer, may mga boss na pinayagan ang mga taong ito. Ngunit kaibigan, may mga tao naman na hindi pinayagan, ngunit sabi nila, yes, hindi ako pinayagan, pero binigyan ako ng Panginoon ng mas magandang trabaho. Ano kaibigan, sabi ng Biblia, kung ako ang inyong uunahin, ang lahat ng mga bagay ay idaragdag. Kaibigan, hindi po kayo mawawalan ng kahit ano pag uunahin mo ang Panginoon. Kaibigan, sabi ng Biblia, kung ako inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Kaibigan, sa pagtatapos, ito ang dalangin mo, na kahit anong meron ka na problema ngayon, trabaho man yan, conflict sa pagsunod sa araw ng Sabat, iyo bang sisikapin na sasabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko pong humingi ng tulong po sa inyo. Tulungan niyo po ako, natuturan ko po yung katotohanan po ngayon. Gusto ko pong mangilin ng Sabat, napakasarap ng Sabat. Gusto ko pong ihakbang ang aking desisyon. Gusto kong sundin ang Sabat dahil iniibig kita. Kung ito yung gusto niyo kaibigan, kung ito yung dalangin niyo, pwede ba may pakita yan sa pagtayo ng iyong mga paa? Na ipakita mo sa Panginoon ngayon na ako ito, Panginoon. Gusto kong sundin ang iyong kautusan. Pwede ba ipakita yan kaibigan sa pagtayo? Kung ikaw ang taong yan na gusto mong itayo ang sarili mo na sundin ang araw ng Sabat. Amen. Natutuwa po kaibigan ang Panginoon at hindi niya po kayo pababayaan. Maniwala po kayo sa Diyos. Hindi po niya pinapakita ito upang tayo ay saktan. Pinakita niya po ito kaibigan para tayo ay mabigyan ng kapayapaan. Tayo manalangin. Dakila po namin Panginoon. Maraming salamat sa katotohanan ang aming natanggap. Kahit Panginoon, ginawa ng Diablo ang lahat, ngunit may kaluluwang tumanggap pa rin sa iyong katotohanan. Maraming salamat na ikaw ay nagtagumpay sa mga kaluluwang ito. Panginoon, silyuhan niyo po ang mga desisyon po nila. Huwag niyo pong
payagan na ang Diablo ay sisikapin niya naman na kukunin ang mga desisyon na ito, Panginoon. Amin pong hiling na palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya. Bigyan niyo po sila ng sapat na lakas upang ihakbang patuloy ang desisyon na kanilang matanggap. Maraming salamat po na basbasan niyo po kami ng banal na espiritu sa gabing ito na sa aming pag-uwi may kapayapaang aming natanggap sa aming buhay. Ito po yung aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Bukas po kaibigan, balik po tayo. Kahit brand out, patuloy tayo kaibigan. Sisikapin ng Diablo na hindi tayo makapagpatuloy. God bless you and good night. Thank you so much for attending. Sarap ka eh. Thank you. Bukas ulit. Thank you. Bukas ulit ha? Bukas ulit. Sige lang, ma-anakuha.